Kamusta na mga kalahi? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Saan man kayo panig ng mundo na nanonood, sa Hilaga, Silangan, Timog at Kanluran, o maging kayo man ay nandito sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao, anumang oras ninyo napapanood ang video ito, ako po ang Apod Man ng Luntiang Agama Natural Divine Art Sign of Healing and welcome to Pinoy Witch Talk. Masayang magtipon-tipon at magdiwang, tumugtog ng kagalakan ang lahat. Papuri at parangal sa tiwatang nasa atin. So sa araw na to, magbabasa tayo ng mga comment. Dahil itong kahapon, no, nakita ko, ang daming comment tayong natanggap sa ating YouTube studio, no. So sisimulan nating basahin ang comment na meron ding katanungan. So ang unang comment na ating babasahin ay mula kay Ma'am Romery Ten. Sabi niya, Apo, tanong ko lang po, if ever may kwintas po akong hawak na pangkabal, pwede po ba ito ilabas o i-display o dapat manatiling lihim na kapalob lamang sa damit? Usually, ang kabal ay ginagamit siya sa panglaban, no, pang-protection. Usually, sa mga kapatid nating LNK, dito ko lang siya na naglilihim ng karunungan ng Diyos o ng mga nag-oorasyon, doon ko nalaman ang kahulugan ng kabal, ito ay pampakunat. Ika nga, ginagamit nila ito sa digmaan, lalo na yung mga kapulisan o mga sundalo na sumasabak sa gera. No? Ito ay nagpapakunat ng balat para hindi siya tablan. At ang pagkakaunawa ko kung ano ang dapat gawin sa mga kabal na ito, ito ay itinatago at hindi pinakikita. Bawal din ito ipahawak sa iba dahil matatanggalan ang vibration ng kabal. No? Ika nga. Pero kailangan lagi itong kinukonsegra or binibless. Ang madalas na nakikita ko at naririnig na gumagamit ng mga kabal ay yung mga miyembro ng Haring Bakal. So bukod sa panlaban, no, sinasabi rin na ang kabal ay nagpapatibay ng resistensya ng katawan para iwas karamdaman. Sila rin siguro yung mga tao na naririnig natin or nalalaman ko sa TV na yung hirap mamatay, ika nga, matanda na, hindi pa rin mamatay at kailangan nilang ipasa to. So, para sa dagdag kaalaman, siguro kailangan nating humanap ng mga tao nagpa-practice ng LNK. Alam ko dito sa YouTube, maraming eksperto sa larangan ng orasyon at lihim na karunungan, maaari po natin silang pagtanungan. No? Sa practice naman ng Luntiang Agama, nung mga unang panahon na tayo ay nagkakaroon ng weekly or live discussion or live workshop, in-person workshop sa wildlife, parks and wildlife, meron kaming exercising na yung scanning of aura or yung sensing energies. At napansin ko sa mga taong merong taglay, halimbawa merong suot na kwintas, may suot na singsing, hirap silang makadama, no, maramdaman yung aura ng kanilang kapartner. Kaya ang ginagawa natin is pinapahubad natin ito para numipis, no, para mas maramdaman ng tao ang or ng isang estudyante yung kapartner niya. Dahil kasi dito masasabi natin na mayroong tibay, ibig sabihin yung mga suot-suot ninyong tangan mayroong epekto dahil kung isa-sense ng aura, no, na walang taglay, nahihirapan sila. Pero once na tinanggal ninyo yung inyong suot, kasuotan, doon na nararamdaman ng healer o kaya ng isang estudyante na nag-aral ng psychism ang inyong energetic field. Pero sa tandaan ninyo, gayon din ang kadalasang nangyayari. Halimbawa, meron kayong tangan at iba't ibang tangan ang hawak nyo, iba't ibang klase. So, ibig sabihin, kumakapal at kumakapal yung layer ng protection ninyo. At dahil sa pagkapal ng layer ng protection ninyo, sakto hindi makakarating sa inyo yung mga iniisip yung negative thought forms o hindi kayo tatablan ng kulam. Pero, ang isa ring disadvantage ninyo or consequences nun na sobrang patong-patong na anting-anting o agimat na tangan ninyo, yung blessings din naman, hindi nakakadaloy at medyo nagiging mabigat sa buhay dahil kasi patong-patong ang protection
ang pag-iingat. Siyempre, pag sinabing pag-iingat yan, maglalagay yan ng pintuan, maglalagay yan ng mga gate para hindi makapasok sa inyo. So kung hindi makapasok sa inyo yung mga kamalasan, yung mga negative thought forms, gayon din pati yung blessings. So kung kayo ay nahihirapan din sa buhay at feeling ninyo alat, 'di ba? Ika nga alat, what I mean as alat is talagang walang-walang dumarating. Tingnan ninyo ang nasa kapaligiran nyo. Baka piling na din, patong-patong na yung mga agimat at protection na inyong tangan. Siguro kailangan nyo magbawas or itabi lang muna, isang tabi, at i-clear nyo yung sarili nyong energy. Alamin ninyo kung para saan yung mga gamit ninyo, no? At hanapin nyo kung kailangan nyo ng blessings, ng financial blessings, gamitin nyo lang yung mga taglay ninyo na nakakabuti, no? So hanggang sa muli, paalam!